henceforth we should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him. Knowing that Christ being raised from the dead dieth no more, death hath no more dominion over him. For in that he died, he died unto sin once, but in that he liveth, he liveth unto God. Okay, ulitin ko lang po yung, ulitin natin. Okay, yung verse 8, ready, go. Now if we be dead in Christ, we believe that we shall also live with him. Let's pray, Lord. Masalamat po sa inyong mga salita again. Ay, salamat po sa katotohanan na kayo po'y namatay para sa amin, buried and raised again, Panginoon. I pray na maulala namin ito, Lord. Though sa panahon namin ngayon, ito ay sikat na rin. Ito'y mag-uusapan. Ito po'y na-celebrate ng karamihan. Salamat po doon. But I pray, Panginoon, this time ay yung practical application nito ngayon ang aming may sa puso at gawin, Panginoon. Ito'y hindi madali. But ito po yung dapat namin gawin. So tulungan niyo po ang bawat isa na ma-instill sa aming puso at isipan itong katotohanan ng pag-aral namin ngayong umaga. So kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakaka po na po lahat. Again, good morning po. Morning. Happy Resurrection Sunday sa inyo. No? So yung iba, Easter tawag dito. So Easter Sunday, wala na masama dyan. Kaso sabihin ko, dahil kong sabihin dito. Hindi ko alam matapos natin ngayong umaga. Subukan ko para ano, isang maganda kasi isang sermon lang. Tapos, pero may 5 points lang tayo ngayon. Pero dahil kasi gusto linawin. So, sino dito ang... Kailan kayo nag-start dito, bud? Ikaw? 2020? Anong month? Ako po, December na. December na, okay. So, kailangan niya talaga ito eh. Sino ang pamilang matagal dito? Si Chelsea din, di ba? Kasi nagsimula, na-reset. Dahil ako. Okay, start tayo. So marami tayong gusto ng pag-aralan. Pasa kapakinabangan lahat. Ngayon siya na Kuya Jun, ano to, mga nag-ano din sa Pentecostal, ganyan-ganyan. So kaya iniisip ko lahat ng kailangan nyo po, no? I-address natin. Yung mga kasinungalingan, inaalis natin. Even sa mga ibang Baptist nga rin, yung gusto sabihin kanina, no? So iba tawag dito, Easter. So medyo alam na ako doon sa word na yun kasi nga may mga history daw yan na, ano, pero sabi na, hindi naman daw totoo. Sino ma-star naman yun, mga Diyos-Diyosan. Kaya sa King James kasi, Easter tawag talaga doon daw sa, yung nag-ano po, yung 1611, sila nag-revive. Revive, sorry. Alam nyo na ginawa na ng 1611, di ba? Nung gahalo-halo sa utak ko. Yung word na Easter ay kinilala ng mga King James translator na Easter ang tawag mismo doon sa Resurrection Sunday. Okay? So, nilagay nila sa mga footnotes, saka dito sa flow word, saka sa last pa, mayroon pa daw part doon na ratio. Pwede mong hanapin kasi yung day na to, no? Nabanggit ko yun ng Friday sa atin, di ba? Sa, ano? Kaya, may mga nagsasabi kasi, ito, iwasan nyo pa yung mga false, ano, no? Yung mga maling pormasyon na kumakalat-kalat, kahit pa mga Baptist nagpakalat yun, baka hindi natin tiningnan. Okay? Mali pa lang. Kaya mapahiya tayo dyan. So kaya iba, sabi lang, di naman totoo yung Biyernes Santo, bakit ba tayo papalaspas at kung ano man yan. So last Sunday, in-address din natin ano yung tama, ano yung mali. Okay? Ganun po tayo kahit yung Christmas, kaya dyan tayo nag-focus sa Christmas. So may maganda dyan, may hindi, ano yung tama, ano yung mali. So this time, yung Easter naman, ganun. So ang aking, sa ngayon ha, sa aking pag-aaral, yung Easter talaga, ginamit yan sa Bible, isang beses lang. Okay? At hindi sila pwede nagkamali doon kasi yung word doon parang Passover, ba't ginawang Easter? So hanggang ngayon na, though hindi kami pareho dito nung kumakasama nating iba, so I believe yung pagan talaga yung tinutukoy doon kasi yung timing. Basta timing. Hanapin na nga natin. Sa Acts 4 tayo. Hindi ko na pagandaan ito pero kasi ano ko ito, inaaral ko po dito before. Yan, 12 pala, sorry. Ito yung time na si Peter ay hinuli na rin, no? Pero, ito. Natagal tayo, pero okay lang. Sabi dyan, now about the time Herod the king stretched forth his hand to vex certain of the church. So, may mga pinag-initan daw siya sa church.
So gusto kong i-vex is parang persecute. And he killed James, the brother of John, with a sword. So may napatay sa kanila, si James. So presumably, ito po is sa mga 12. So dalawa po kasi yung James, kung naalala niya sa 12 disciples, apostles. Isa doon, pinatay. And because he saw, si Herod, nakita niya, he saw at least the Jews, he proceeded further to take Peter also, then were the days of the unleavened bread. So, ay loko-loko tong si Herod, tsaka yung mga politiko, loko-loko rin. May mga political connection yan. Nung pinatay daw si James, natuwa daw yung mga Hudyo. Anong gustong gawin ngayon ni Herod? Si Peter din. Gusto ka rin patayin. So, nakuha niya. Nahuli naman, di ba, si Peter. Pero sabi dyan, then were the days of the unleavened bread. So, yung mga nasa parenthesis na yun, napaka-importante niya. Ibig sabihin, yung time na si Peter ay hinuli, ano ba daw, ito daw yung days of the unleavened bread. So, unleavened bread, ito po yung pista sa kanila na hindi sila kumakain ng may leaven. Kung alala nyo. Inutas yan ni Moses, Panginoon through Moses. So, parang isang linggo po yan eh. So, Passover and then unleavened bread, isang linggo. Okay, medyo technical tayo ngayon ha. Kaya review nyo na ako sakali. So, ano na una? Sa mga unang pista sa kanila is Passover. Yan ang pinaka-importante. O, isa sa pinaka-importante. Okay? Unang-una yan. Ano yan? Sinalala niyan? 14th day of the first month. Okay? So, ganito po yan. Actually, itong today. Yan ang ano niyan. Yan ang plotting yan sa calendar. Di ko alam exactly kung paano nakukuha nga yan. Sa buwan yan eh. Sa buwan. So, eksakto lagi yan. Mainit yan. Kaya, ako pinag-pray ko nung kahit bata ko. Sabi ko sa inyo dahil ko eh. Yung Biyernes Santo sana mayroong isang araw na umuulan Biyernes Santo. Parang hindi pa nangyari yun. Kasi talagang ganoon yung ano ng mundo eh. Tapat yan pag Biyernes Santo. Ang nangyari na kaya doon na Biyernes Santo nila. Talagang init hanggang ngayon. Okay, and then sabi dyan, kung nauna yung Pasko, Pascal, eh dito yan eh. First day, okay, 14th day of the first month. So yung Abib nila, hindi yung eksaktong ano natin March, April, nasa gitna. Okay. So kaya kung sabi nga natin 14th day, so sabi natin ngayon today is April 9. So iba nga yung reckoning ng ating months and days. So parang yung talagang start of the year nila is parang March 15 ganyan. Kaya pinanganak ako March 15 dahil ako. Kaya taon lang. Kaya parang ganun, spring yan eh. Anyway. Okay, and then, okay, nauna na. So, Passover, and then, days of unleavened bread, isang linggo, 7 days. So, dun daw hinuli si Peter. Kaya sabi dyan, and when he apprehended him, he put him in prison. So, kinulong siya, delivered him for Catania. So, marami nagbantay sa kanya, intending after Easter, ito nang ginamit yung Easter ngayon, to bring him forth to the people. So, again, di ko po nakuha ito na sarili ko lang. May mga nag-interpret ito at nakita ko tama. So, sa Tagalog, nung hinuli siya, ito, Passover, hinuli siya sa Days of the Unleavened Bread. Dito siya nahuli. Intending after Easter to bring him forth to the people. So, ang gusto ni Herod, kinulong muna siya. Later, ipepresenta siya sa mga tao. Obviously, papatay yung parang ginawa kay James. So, ang tanong, ano ngayon yung Easter dyan? So, yung ibang translation, lahat sila, ginawa nila Passover. Kasi nga, yung salita is talagang Passover. Eh bakit si King James ginawang Easter? Yun ang tanong. Medyo technical tayo na konti. Obviously, kasi I believe yung Easter po, totoo yung nasa history din na merong Easter sa kanila na festival na pagano. Yun ang walang ibang explanation dun eh. Pagano yan. Obviously, hindi hintay ni Herod isang taon bago niya hinuli ngayon. Tapos maghihintay siya ng isang taon para lang dito sa Easter ng Passover. So obviously, again, ayun ang aking paniwala. Hindi ako agree yung iba dyan. Sabi nila Easter is Passover, Resurrection Day. I believe hindi lagi. Tsaka Resurrection Day, talaga pag tinignan mo sa Wikipedia yan, Easter, Resurrection Day yan. Eh kaso, kailan na coin yung term na Easter na to mean Resurrection Sunday? Paano yun? Kailan yun? Di ba? So matagal nang namatay si Jesus. Eh bakit dito tatawagin ng King James na Easter yun eh? Hindi nga kinalala ng iba yung pagkamatay ni Jesus. Karamihan ng tao, ng panahon nito, hindi mo kinalala yun. So ba't mo tatawagin Easter Sunday yun?
So, I believe yun ang paliwanag dyan. So, sana nakuha nyo yun. Kung sakaling hindi, nakarecord dyan. Okay. So, sabihin ko na rin. Kasi nga, yung mga pagano, ganyan. May mga Easter Bunny. Eh, hindi ko rin maitindihan yung kahit yung mga kasama natin sa new IFB. Hindi ko alam ba't nila sineselebrate. May bunny-bunny rin. So, at hindi ko maitindihan sa totoo lang yan. Kaya hindi lahat, ha? Iba lang. So, yun talagang malinaw na pagano. Magtinignan nyo bakit sa Easter mayroong rabbit, may itlog na hinahanap. Dahil yun sa mga Diyos-Diyosa nila, kesyo na God of Fertility. Siyempre, alam nyo, itlog, di ba? Start of a birth. Ganyan-ganyan yun. So, pagano yun. So, hindi natin ginagawa yun. Hindi tayo natutuwa. Mag-games na lang tayo ng ibang games, di ba? Matulad ng games nyo, kailan lang. Friday, di ba? Hindi tayo maghahanap ng itlog. So, maghanap na tayo itlog, kainin natin. Hindi, huwag natin associate sa Easter, Easter. Amen? Okay, so yun, medyo nalinaw ko na yun. Siya nakalaya sa Peter dyan. Anyway, may mga define po tayo mga salita. So, again, ang title po nito is Resurrection in Us. Nasabi ko na ba? Nalinaw ko naman dyan. Resurrection in Us. Resurrection, muling pagkabuhay in us, sa loob natin. Subtitle is Practical Revival for the Active Brethren. Practical Revival, pero may quote and quote yung revival. Paliwanag ko rin po kasi yung revival, ang ibig sabihin po kasi ng revival, dating namatay, nabuhay. Kaya may kinalaman po yan sa resurrection. Pero ang problema sa panahon natin, yung revival na yan, karamihan daw mga old IFB, pray ng pray sa revival, wala din naman gusto winning. Mga ganun ba? Kaya gusto natin ma-address yun. Hindi tayo puro ayaw natin gamitin catchphrase lang yung revival, revive mo kami Lord, revive mo kami. E paano tayo, kunwari tayo ay nagkaroon kasi ng fake revival sa US kaya kamakailan. Ganon, kaysa hindi sila tumingin ng service nila, kantaan lang sila, Bible. Pero mga Pentecostal, hindi pala, basta parang mga Methodist, ganyan. So fake yun, mali naman yung gospel nila eh. Okay, so hindi ganun ka-appropriate, pero still, gamitin natin for the sake na marami po kasing mga Baptist na gumamit ito. Pag sinabi, revival ngayon, revive ka ba ngayon? Pag sinabing ganun. Chelsea, revive ka ba ngayon? In a way, kasi naka-attend eh, di ba? Si Banang, revive din. Kasi dati na umattend ito, bagong baptized to. In a way, revive. Parang ganun yung sabihin niya. Dati nga dyan, tapos revive. Sino kailangan ma-revive sa inyo? Spiritually. Kenneth, revive ka ba? Amen, nandito si Kenneth eh. So, ibig sabihin, nasa state ka ng maayos, buhay ka. Kinukumpara ka sa patay. Pero ikaw ay nabuhay, hindi, so revive. So, ulitin ko ha. Kaya ang ating topic ngayon, team, at title, subtitle, Practical Revival for the Active Brethren. Hindi natin pag-usapan yung mga hindi active. Tumunta tayo sa mga active. Pero sana, ay naintindihan natin yung resurrection message para sa atin. Dahil alam na natin, salamat sa Panginoon siya, nabuhay magmuli. So, dadaanan din natin yun ngayon. Actually, ngayon, dadaanan ko na nga. So, ito po yung ating preaching last 2021, April 4. I-summarize ko lang po para sa iba. Yung iba, baka maalala niyo ko to. So, title po natin nun is The Power of Resurrection. And then, ang subtitle is Focus on Jesus to Give Life. Text natin sa John 11, tsaka John 20. Para maintindihan natin yung resurrection tsaka yung significance nito. Bakit importante ito? So, yung mga define natin, of course, yung resurrect, nabuhay magmuli, gano'n lang sabihin yan. So, the definition of life and death to the Lord, ano yung sabihin nun? So, matay, talagang patay. Okay? And then, nabuhay, hindi makakaila po yun. Sabi sa mga, kaya nagkaroon tayo ng ano, diba? Sabi ko sa inyo, yung nasulat nyo ba? Parang hindi, no? Sa prayer list, hindi ko nasulat. Ano ulit yun? Historicity of the resurrection of Jesus Christ. Alala niyo ha. So napaka-importante kasi nung kasi marirevive na tuloy. Maano, matututo kayo dyan, may encourage kayo. Pag talaga nalaman nyo, even itong mga tumatanggi kay Jesus, makikita nyo kung paano hindi nila may tanggi yung historicity. Ibig sabihin, talagang nabuhay si Jesus, namatay, nilibing, tapos muling nabuhay. Kasi dyan tayo nakafocus eh. Kung di totoo yan, eh, uwi na tayo. Ba't tayo mag-ano dito? Anong ginagawa dito? Nag-aaral ng ano, kung ano-ano. Eh, mga unbeliever, may mga self-help din naman sila, di ba? So, you know, positive thinking, mga ganyan din yung unbeliever eh. Pero tayo, nakafocus tayo sa death, burial, and resurrection. By the way, yung word na burial, ha? Medyo tayo mga Pilipino, burial tayo ng burial eh. Kasi yung nga naman eh. Pero ano yung burial yun? Parang iyon, ha? Yan.
Okay, asa na ba? So, life, believer, everlasting life, and death, non-believer, syempre, pwede sa impyerno yan. Or, yung, alam mo na, state ng parang walang silbi, dead. Pag-usapan natin na, again, ni-review ko lang yung last year. And then, what is the resurrection? Yun po yung topic natin, no? So, meron tayo 5 points. The promise of resurrection. Sino po ba yung, ano, sa John 11, naalala nyo? Yun na yun. Sino yung binuhay magmuli bukod kay Jesus? Lazarus, di ba? Yan yung topic po natin nun. Kaya si Lazarus, totoong namatay. Pero sabi sa kanya, magkaroon ka na palang tayo, thy brother shall rise again. So number one nun, the promise of resurrection. Pinangako sa kanya, pinangako, nag-reflect tayo dun sa atin, pinangako rin yan. Amen? Na reality of resurrection, hindi ko na isa-isayin dito ha. Pero reality of resurrection, totoo! Na mangyayari yan. So nangyayari yan kay Lazarus, pero ibang resurrection sa kanya, namatay ulit si Lazarus eh. Pero tayo, na pinangunahan ng Panginoong Jesus, siya nabuhay talaga at hindi na namamatay. Mangyayari sa atin yan. So promise, reality, and the purpose of resurrection, binanggit po dyan para ang mga tao ay manampalataya, maligtas, at ang Panginoon naman, ang Diyos, ay ma-glorify. And then, ito yung nag-focus din tayo dito last time, sabi, the call to resurrection. Dahil may preaching yung maraming Baptist, may preaching dyan eh. Ginaya ko lang ng mabilisan lang. So, meron silang tatlo, nakalimutan ko isa. Pero sabi dyan, the call to resurrection is personal. Kasi tinawag siya mag-isa lang, di ba? Lazarus, come forth. And then, it is powerful. Kasi malakas. Biloy mo, salita lang, di ba? May patay dyan. Gising! Ano gising? Kasi nga, makapangyarihan yung tawag ng Panginoon. Okay? Nakalimutan ko isang point hanggang ngayon. Sa personal, powerful ay nalala ko. Anyway, 5, last is the enemies of the resurrection. So, lagi, napansin nyo, lagi may kalaban ng Panginoon. So, meron doon. Pambira, sa halip na magtanong na lang, sa halip na manampalataya sa Diyos, anong ginawa ng mga Udyo, mga Pharisee. Hindi naniwala. Tinanong pa yun, paano nangyari yun? Ay, daya siguro yan. Ay, hindi, sa halip na maniwala, no? Hindi pa naniwala. So, yun po yun, natapos natin doon. Magandang preaching po yun dahil nakita natin yung katotohanan ng resurrection. Talagang totoo siya. So, of course, again, gusto kong sabihin, linawin, yung resurrection ni Lazarus, ang pagkakaiba niya kay Jesus, si Jesus hindi namatay na ulit. At yun ang totoong resurrection at mangyayari sa atin din yan. Okay. So, ngayon naman, resurrection ni Nas, again, ipofocus po natin yung practical application. Ano ngayon kung nabuhay ulit si Jesus? Oo, nasalamat. Siya ay pwede rin i-preach. Siya ay makapangyarihan. Lagi siya sabi sa soul winning kasi parang maintindihan ng tao. Si Jesus namatay, napunta sa impyerno tapos umalis doon. Matindi yun. So, ganun din tayo ngayon. So, anong application natin? Salamat sa Panginoon. Magpasalamat ka lang every year. Isa yun. Kasi naligtas ka at pwede maligtas yung mga tao. Amen? Pero sa Bible kasi, may in-address. Ginamit yung resurrection ilang beses yan, paulit-ulit. Isa-isay na po natin ngayon. Bago yung ating main preaching, ito po yung mga example lang po to sa marami. Sa 1 Peter, yung sabi po dyan ay 1:3. Makibasa niyo po, ready, go. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy, have provided us again unto a heavenly hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Okay, so ano lang yan, no? Address lang sa paunang bati ni Peter sa kanyang letter. Pero nabanggit niya dyan, no? Tayo ay begotten us. So, okay? Sabihin, naging anak tayo ng Diyos. Okay? So, tayo anak to ng Diyos. At sabi dyan, ito a lively hope. Ibig sabihin, ito yung tatapik natin isa sa mga term na ipaano natin, yung lively. Kasi nga, sorry, nauna pala ito ako. Sorry, mamaya pala yun. Ayan pala yung lively hope. Pero may resurrection din dyan, di ba? Philippians 3:10, naunahan ko yung sarili ko. Philippians muna, mamaya balikan natin yung 1 Peter. Philippians 3:10, yung printing kasi ay kagulo. Pakibasa po, ready, go. Okay, ano daw yung tinutukoy dyan na... Sorry, mali na naman ako talaga.
ako na nga to. Second Corinthians pala. Second Corinthians, naghalo yung aking ano eh. Trinity. Pero may resurrection din doon. Anyway, ready, go. For though we must crucify through weakness, yet he liveth by the power of God. Okay. For we also are weak in him, but we shall live with him by the power of God toward you. Okay, mamaya na yung lively na turn. Pero sabi dito, ang katotohanan, si Jesus ay napako. Ano siya yung true weakness? Ibig sabihin, parang kasi mahina siya ng tao siya eh. Nung tayo siya nasa katawan tao, bakit siya, ba't niya kinaya siyang i-Diyos siya eh? Kasi nga nasa kahinaan siya, ngayon ay tao siya, nung tayo na yun, pinapako siya. Pero, the fact na siya ay mahina at siya ay naipako, pero sabi, yet he lived by the power of God. So alam natin kwento nun ha, siya nga ay na-resurrect. So ngayon, again, practical application po itong 2 Corinthians 13. Kaya sabi dyan, for we also are weakening. So tayo din. Inalaw ng Diyos na maging mahina, at talagang parang ang hina natin, lalo pag sumusunod tayo sa Kanya, yung mga tao kasi tayo ay pinagsasamantalaan. Alam nila yung kahinaan natin, di ba? Napansin ko yun sa mga tema ng mga ano eh, mga pelikula, sorry ah, pero napaka ano eh, napaka, anong tabi ito? Ubiquitous or talagang yun ang tema nila. Maalala nyo yung, yun ko lang isa-isahin, pero isahin ko na lang yung naalala ko yung Superman, tsaka yung mga Dragon Ball. Ganyan ang tema niya. Ano sabi? Ang hina mo talaga. Bakit? Ano doon yung kahinaan nila? Kasi parang gusto nila iligtas yung ibang tao. Kasi, di ba? Marami pang peligo lang ganyan eh. Doon yung siyempre, bida pa rin yung bida. Pero still, parang ginagawa nilang katatawan na yun. Mahina ka kasi nga nag-care ka sa ibang tao. At napansin ko rin yung lalala ko, isang lalala ko na ano. Hindi na siya nag-asawa eh, kasi sabi niya, siya mismo nagsabi, sabi niya kasi, ano ako, baka sarili ako eh. Yung sinabi niya, kasi totoo, lumabas sa bibig niya, kasi talagang totoo, ba't siya may maayos naman na trabaho, ba't di siya nag-aaral, lalaki naman, di naman bakla. Ba't di siya nag-asawa? Sabi niya, kasi makasarili ako eh. Yung pera ko, yung gastos sa ibang tao, lalo sa bata, ganun sinabi niya. So gusto ko sabihin dyan, yun nga, hindi nila na-realize na yung kahinaan pwedeng maging kalakasan. So sa atin tayo ganun, ginagawa tayong ito si ano, dito lalaban. Abusuhin natin. So anyway, ganun nangyari kay Jesus, inabuso siya, siya ay pinatay, namatay naman siya kaso, nabuhay siya magmuli. Ganun din naman tayo. Hayaan lang natin minsan. Kasi yung problema ng ibang Kristiyano, nabanggit nyo nga sa inyo last time yung ano, 'di ba, yung may ganun kasi tinuturo ng iba eh. Mga Kristiyano daw dapat mayaman. O syempre pag nagkaroon ng challenge yan sa workplace especially, 'di ba? Eh dapat ako mayaman, Kristiyano ako eh. So mangyayari, gagawa ka ng ibang bagay na hindi mo dapat gawin kahit malinaw na dati mo gawin. Kasi turo sa'yo dahil Kristiyano ka, dahil mayaman ka. Mali. So dapat hayaan lang natin sila dyan. Sige, sige, kayo nyo na mauna dyan. Okay, tayo ay mag-isikap lang din. Hindi tayo papatalo ng todo. No? Gusto lang natin. Pero hindi tayo makipag-ungosan sa kanila kasi alam natin, intindihan natin na tayo dito sa mundo na to, hindi tayo taga dito. And therefore, talagang mas malakas sila dito. Natanggapin mo yun. Pero may ibang bagay na malakas tayo. Kaya yung sinasabi dyan eh, we are also weak in Him, but we shall live with Him by the power of God toward you. So ang point ko dito, sa 1, 2, 3, 4 verses na to, aside sa ating main text, sinasabi po dito na may practical application yung resurrection ni Jesus. Yun. Okay? Pansinin nyo ha, o diba? Crucifixion ang pinag-uusapan, nabuhay si Jesus. Tapos bandang muli, sinasabi, dapat tayo din ay may... Anong sabihin nun? Ay mga resurrected tayo. Obviously, ang pinag-usapan nito, yung practical application. Isa ba? Galatians 2. Ang sinasabi naman dito ay parang ganun din actually. Very famous, okay? May basa, ready, go. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amen. Napakagandang passage. Pero ano yung napansin natin dito? Si Paul, nagsusulat lang siya about mga Kristiyano, ano yung dapat natin gawin? Okay, pag tinanong yung context niya, ganun yun. Eh, ba't niya dinamay yung, ano, tapos tayo din sa Galatians, di ba? Oh, ba't niya dinamay yung, kasi nga, napakagandang illustration ng ginawa ng Panginoon. Kung nga siya, namatay, nayaan niya, so siya pinako sa cross,
Minemeditate ni Paul, bakit nga ba ginawa ng Panginoon yan? Kasi para maging example para sa atin. Pag dumating yung time, na naglilingkod ka na sa especially, pag naglilingkod ka sa Diyos, may mga time na persecute ka, ganyan-ganyan, maghihirap ka dahil sa pananampalataya mo. E di kung alalahanin mo ang Panginoon, eh, ganun din ginawa niya eh. So kaya baliktarin mo ngayon yun, kung saan ang Panginoon nabuhay, dito sa verse na to naman, nabuhay siya sa akin. Diba? Kasi yung ibang tao, hindi maintindihan yun, nabuhay ang Panginoon, wala silang pakilang, hindi niniwala. At sa mga kahit yung mga karnal, tsaka mga Kristiyanong, alam mo na, hindi ganun kalalim pa yung pangunawa sa mga ganyang bagay. At least, maintindihan mo na ang Panginoon nabubuhay sa'yo, diba? Kasi anong buhay ang bubuhay mo ngayon? Maintindihan niyo ba yun? Anong klaseng buhay yung ibubuhay mo? Yung dapat daw yung sa pananampalataya sa anak ng Diyos. Kaya nga nabanggit kanina, yung mga pista, tsaka yung mga enjoyment natin, diba? So, hindi tayong todo-todo enjoyment. Ano lang yun? Pa konti-konti lang sa atin yun. May mga application niya, konti-konti. Kasi yeah, once a year, hindi nga, isa natin nga, minsan na sobra na rin tayo eh. Amen? Kaya i-balance natin. Pero ngayon, kung kayo na-persecute, sabi nito, ang buhay na ibubuhay ko sa pananampalataya ng Panginoon. At yun, yung muling pagkabuhay niya ngayon na i-relate mo yung kanyang resurrection, parang tayo, that time pa tayo ngayon, nabuhay tayo. Anong gagawin sa buhay mo? Hindi paglilingkod na sa Diyos. Eh, parang di naman ako malaya niyan eh. Eh, ganun din ang Panginoon. Di ba? Nakapako nga eh. Eh, Diyos siya, pwede siyang umawala doon anytime. So, the fact na pinili niya yun para sa kaligtasan natin, ikaw ba, hindi mo magagawa na minsan may konting naboboring naman ako sa preaching, church na naman, soul winning na naman. Di ba pwedeng apply sa sarili mo yun? Nabuhay siya, dahil yung buhay mo din, ibuhay mo sa kanya. Next is 1 Thessalonians 5:10 naman. Andito tayo ngayon, pero wala pa tayo dito sa Thursday, di ba? Pero sabi dyan, very famous din po ito. Ang sabi dyan, kayo, ready, go. Oh, pareho, di ba? So, ibig sabihin, pinasok na naman ang mga advices, of course, ni Paul dito sa Thessalonians, sa Church of Thessalonica. Para tayo mabubuhay, ang Panginoon nga namatay para sa atin. Oh, so kaya dapat tayo ay mabuhay kasama niya. So, resurrection. Practical application. Okay? And then, Timothy. 2 Timothy 2:11, ganun din. Ako na lang, no? It's a faithful saying, for if we be dead with Him, we shall also live with Him. So, practical application, man. Ay, mabubuhay naman tayo in the resurrection, eh. Hindi, ang context dito, ngayon, ang Panginoon, nabuhay para sa atin, nabuhay siya magmuli, namatay siya, nabuhay siya magmuli. Kung tayo naman ay namatay, kasama niya, ano sabihin? Hindi mo tayo namatay, sabihin, may part na sa atin na namatay. Amen? Amen. Yan yung pinako na, sinasabi ganun sa Galatians 2. Pinako mo na yan, yung kasalanan, okay, punta tayo doon. Kaya kung pinako mo na yan, yung buhay mo ngayon, ano na, hindi na katulad ng dati na wantosawa na hindi mo pigilin sa sarili mo, pag gusto mo kasi yan, walang papapigil sa'yo. Kahapon niya, pinipigil, akit na, akit na. Buti, umakit naman yung iba, pero iba ayaw eh. So, parang pag yung mga bata, ganyan eh. Enjoyment. Diyan nangyayari ibang churches din. Kaya yung mga programa nila, pinapasa. Eh, parang masaya, pastor, di ba? Alam ko yun. Ako nga yung gusto nating hindi tayo malayo sa tapat nating gawin. No? Ipapasok natin yung konting enjoyment, pero hindi tayo dyan mabubuhay. Yun ang malaking pagkakaiba at pupunta tayo sa ating main text. Pero hindi pa yun, no? I-define natin, nandun pala tayo sa definition. So, alam nyo na po yung resurrection, dating namatay, nabuhay, revival, ganun din ang ibig sabihin, na-revive. Practical, pag sinabing practical, ibig sabihin, practice. So, yun nabanggit natin, again, ba't natin pag-usapan yung resurrection ni Jesus, at lagi ating pag-usapan ba yun? May pagkakataon, lalo nga, Resurrection Sunday, salamat sa Panginoon, nabuhay siya pa sa atin, pero, ano application natin? Doon merong practical application na tawag. So, nabadaanan natin ibang verses, no? So, dito naman yan, pag sinabing in us, resurrection in us, ibig sabihin, may na-resurrect sa atin. Paano yung sabihin? medyo internal at hindi siya,
bago siya maging practical, may na-revive muna sa atin bago tayo ngayon maglingkod ng masama. Yung term is dito sa yung next nating term is lively. Okay? Lively. So nagsabi ng lively, definition of terms pa lang po tayo. Pag sinabing lively, full or suggestive of life and or vital energy. Amen? Amen. Eh, anong pagkakaiba ng patay sa buhay? Kaya pag sinabing ito, buhay nga, pero patay-patay, anong sabihin nun? Eh, buhay pa yun eh. Patay pa, anong sabihin patay-patay? Kasi tamad, parang patay. Diba? Nangihina, ayaw mag-isip na, ano man yan. Kaya ginsan ginigising. Yung mga tulog, parang patay-patay, diba? Pagtulog. So, kasi hindi gagamitin ko sana sa title to, kaso hindi natin masyadong nagamit, kaya hindi catchy. Pero pag-aralan natin ngayon, kasi again, yung revival is medyo ganyan, pero dahil ginagamit ng baptist yan, kaya gamitin lang natin muna sana, pero nilinaw natin revival from dead to life, parang resurrection. So, hindi siya exactly term natin sa ganitong tema natin. So, ang term talaga natin is lively. Okay, binanggit ko na, full of suggestive of life or vital energy. Kasi buhay, masigla. Active, vigorous, or brisk. Alam niyo, brisk. Una kong nakita yan sa tsaa. Okay? Kasi may mga tsaa na nakagising daw. Anyway, hatin natin yung mga verses natin. So, 1 Peter 1:3. Ito yung binasa natin nagkamalita kanina, kaya hindi ko nababasahin. Nasabi lang dyan, bigatin as unto lively hope. Ibig sabihin ito, masigla. Amen? Amen? May tatalo pa ba ito na alam mo sa langit ka pupunta? Kaya misa yung nagsasolining tayo, parang di makapaniwala sino ba ito. Yan ang mag-usapan natin, paano maliligtas. Kaya misa iba na ubuhayan, yung iba naman, pag talagang walang palataya, ewan. Nakaka-ewan, pero yun eh. Ganun din minsan, yung mga nasa church. Yung nag-i-fish siya dito, parang itingnan ko, parang patay-patay pa rin. So ngayon, again, ang team natin ngayong umaga, para tayo hindi patay-patay. Ang Panginoon na buhay sa mga patay, tapos tayo papatay-patay. Eh, patay tayo talaga. 1 Peter 2:5 naman. Ganun po yung team dito eh. Ay, nasa definition pala tayong term. So ano naman yung lively na term? Kaya magbasa. Ready, go. Here also as lively stones are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Okay, so anong sabihin yung lively stones? So iba sinasuggest yung parang mga buhay na bato daw. Ang sabihin lang yan, pag sinabing lively nga, masigabo. Parang ganun, malsigla. Okay? Ano ginagawa ng lively stones dyan? Ginawang bahay. So, sabihin natin, ibig sabihin, mga matibay ito. Amen? At sabi dyan, bukod sa lively stones, kinumpara naman tayo, dapat daw sa mga priest. So, imagine mo, ikaw yung priest, tinatamad ka, parang naalala ko sino ba yung anak ni, ano, yung anak ng demonyo, si Eli. Diba, anak ni Eli. Siguro, nag-asawa na sila mag-offer dito. Diba? Offer na naman, offer na, pray na naman. Siyempre, mag-pray pa yun. Tapos may sinabi si Moses, anong gagawin? Nagsawa, para mga Kristiyano, ganyan eh. Mag-aaral na naman tayo, memory verse na lang, patay-patay na, kasi nagsasawa. At nagsasawa, ang mga nag-asawa po, may pinapalit yan. Tulad ngayon, sino yung alam ko nag-asawa na dito? Walang agana-gana. Iba na nakatingin. Sa cellphone na. Kung ano-ano yan. Nakita ko rin dati sa amin. Ako, naalala ko kasi ganun din ako dati pag may ganun nga eh. Kaya nga sinisikap kong maging ano yung preaching natin. Engaging ba? May kumpleto tayo. May patawa minsan. Diba? Para engage tayo. So pag nag-o-offer ka na ngayon, at ikaw ay especially, sino yung mga priest sa panahon natin ngayon? Tayo yun, mga soul winner. Imagine mo, gusto soul winning ka. Ay doon, nakasimangot ka, wala kang gana, parang tinotolchong. Dito na naman, kakatok na naman ako. Sabihin na naman sa akin ito, malis ako. Sinungaling na naman. Ikaw yung dapat, ano? Magandang umaga po. Parang si mga reporter, di ba? Angkol. Dapat ganun. Eh sila, pera lang inaabol nila dun eh.
Ganadong-ganado sila kasi alam nila kahit mas Jollibee. Di ba? Laging example yan eh. Eh pati pag-ibig. Eh, ano sa mga salikong pinuntahan. Ganyan-ganyan pa yun eh. Mga ganon sila. Bakit? Eh kasi matapunta dyan. Gagastos ako dyan sa mga tao nyo dyan. Walang kabuhay-buhay. Ano yung pinuntahan ko lately? Mga ganon pa. Pati Guadza yun ha. Papasok ka pa lang. Good morning po. Mga ganon. Wow! Kinala yung Jollibee naman. Ganon. Happy. Ano nga na yan? Jolly morning! Hello. Sa ano naman, yan. Pwede bang ganun din tayo? Amen! Kaya tayo, wala tayong usher dito eh. Ano, mag-usher na mag-volunteer na iba. Amen? Amen! Lalo yung mga maganda at pogi, ganun daw yun eh. Kaya gusto ko sana, ako na lang eh. Hindi, joke na. Ako na kayo mag-preach eh. Kaya naman, amen? Si mami yan, kaya niya, ganun. Okay, holy priesthood, offer up spiritual sacrifice acceptable to God by Jesus Christ. So dapat ganun tayo maglingkod. Buhay na buhay, lively. Kung di kayo kumbinsido dyan, 1 Peter, inuuna ko yung ano. Dito tayo sa ano, sa Old Testament. Naaalala din natin to. Naalala niyo yung ano, Egypt. Pinapapatay yung mga bata. Naalala niyo yun? Sabi nung instruction ni Pharaoh sa mga midwife, patayin niyo yan. Eh kasi sabi dito sa verse na to, yung mga midwife, mga Egyptian yan, ha, may takot sa Diyos. Bandang huli, pinagpala sila. Pero ano sabi nila, yung palusot nila para kayo, no, kay Pharaoh, para din sila patayin. Ako muna, sabi, and the midwife said unto Pharaoh, bakit di mo sila minatay? And the Hebrew women are not as the Egyptian women, for they are lively. Ano yung sabihin nun? Sinabi dyan, and they're delivered ere the midwives came unto them, come unto them. Wala rin, oh, tawagin mo nga si Aling ano, mga anak na ako. Kasi nawarningan din yung mga Egyptian, nawarningan din yung mga Israel. Naku, papatayin niya pag babae. Ginawa nila. Inihintay pala. Nanganak na. Isipin, buhay na buhay ito. Hindi patay-patay. Amen? Sabi sa Psalms. Psalms, po Bible tayo ngayon. Ano na? Nakilamisa po ako. 38, kasha pa yan. Sabi po dito, but mine enemies are lively and they are strong. So ano yung sabihin na lively? Buhay na buhay, kinumpara dito sa? Strong. Yung sabihin, alam niyo, Psalms yan eh. Kaya sabi dyan, sinasabi lang ni, sino ba to? David ba to? David din. So alam niyo na, kalaban niya, humingi siya ng tulong sa Diyos. Pag malakas ang kalaban mo, talo ka. Kaya pinapalam niya si Diyos sa pamagitan ng kanta. Ang aking kalaban, ma, hindi pa patay-patay. Hindi ako, kung nanonood ka ng mga pelikula ngayon, yung isang tao, papatayin yung ano, diba? Umari. Umari lang yun eh. Kaya napansin ko ngayon, mga pelikula, kung nari, mga babae yan, ano eh. Mga babae, syempre, shooting lang yan. Kahit ano namang ano yun, gagawin lang yun. Ay, sapul yung kalaban, no? Isang padjak lang, lumipad. Eh, shooting lang yun eh. Gawin nyo mga babae yan, sino ano? Huwag kayo maglakas loob. Mag-pray kayo, mag-ingat kayo. Amen? Pero ito, pag ang kalaban mo matindi, naku, patay ka. Ganun din ang synonym niya dito sa verse na to, strong. Amen? Anyway, last sa Acts, definition lang tayo po ng term na ng lively. Para makuha natin yung mensahe ngayon, alam natin yung sabihin natin. Hindi pa patay-patay. Masahe po dito, this is he. Ito po ay, sino talaga salita? Acts 7. Stephen, sino yung salita dito? Hindi mo alam, si Stephen, yung totoong Stephen. Inulit niya po yung ano, buong, hindi naman lahat. From, ano ba to, Abraham? From Abraham hanggang kay Solomon. Anyway, sabi niya dyan, definition lang po tayo ng ano, lively. Sabi niya dyan, this is he that was in the church in the wilderness. Yung tinutukoy na, si Moses at Deuteronomy, pinangako ng Panginoon kay Moses at pinangako sa Israel, may darating na propeta na katulad ko. So, sino yun? So, yung mga, hanggang ngayon, inahantay pa ng mga Hudyo to. Pero si Jesus yun. And sabi niya, this is he that was in the church in the wilderness with the angel which spake unto him in the Mount Sinai with our fathers who received the lively oracles to give unto us. So, ang tinutukoy dito naman ngayon, ano yun? Ano yung lively? Ano yung oracles?
salita ng Diyos, Panginoon, scripture po ang oracle. So yan ay tinukoy din sa actually most holy place, isang beses lang. Yung tinutukoy dyan again, yung salita ng Diyos. Kaya sabi din sa Bible, ang ating favorite, Hebrews 4:12, ready, go. Marrows, sooner. Nasabi doon, for the word of God is quick and powerful. Amen? Kaya yung mga preaching na ewan, hindi mo alam kung saan yung nag- kasi sila mismo, ano, tinatamad, may tinatago. So, yun ang iniwasan natin dito. Ngayon, kung parating yung panahon, nahina-hina na ako, ewan kung gagawin ko. Sana gamitin ko yung wisdom. Amen? Pero, ang salita ng Diyos, buhay. Lively oracles. Binigay sa kanila yun. Hindi sila yung pipong parang batay-patay dapat. So, ngayon, tuloy po tayo. So, pag-aaral na po natin, mayroon tayong 5 points. Ngayon, anong gagawin natin ngayon? So, ang pinaka-tema natin, kaya actually, yung sub-subtitle pa nito is, Buhay pa ba kayo? Kasi yun nga, naisip ko nyo, parang, sarap magsaya. Pagkatapos ng saya, patay-patay na. Kasi, parang yun yung ultimate siguro nyo, na pinapangarap sa buhay. Nag-travel, joyride, tapos, pupunta doon, wow, ang ganda ng place, aircon yung ano, anong tawag doon, kwarto, malaki, ang ganda, malambot ang higaan, and then maganda yung place, may swimming pool, gusto mag-pool, kain, may tagaluto pa kayo, may sarap ng buhay niya, tapos meron ano pa, kumpleto sa kain, merong main dish, may fish, may meat, may breakfast pa, may halo-halo pa. Wala lang pinipig, no? Sayang. Malamis eh, pinipig daw. Pero sarap, hindi tinipid. Hindi katulad yung nabibili nyo dyan, di ba? Daming sahog. Ingit na siya kami eh. So, ano na sabi yun? Yes, kasi minsan pag ganyan, pag ang utak mo, yun ang pinaka-enjoyment mo sa buhay, eh, sasaan din. Pagkatapos, biglang, ay, preaching na naman. Eh, dahil yun ang pinaka, ano ba, susunod doon, wala na. Meron. Amen. Ang sabi salita ng Diyos, ito ay lively. Amen. Hindi papatay-patay. At dahil ganun nga, eh, sana si Pastor laging, ano din, ganado mag-preach, amen? Amen. Ganado. Eh, sana kayo din. Kasi pag kayo papatay-patay, ano bang oras na? Ano bang, ano masabi sa akin sa Facebook? Nakakatamad, amen? So, ngayon, limang bagay na nabanggit po din sa Romans 6 na karakteristik po, no, ng mga lively and active, isa yung sa pag ano natin, ha, define natin yung lively kasi hindi masyadong ginagamit nga, pero yung biblical yung lively, buhay na buhay. Gawin na lang natin sa panahon natin yung active, pwede ba yun? Active, ibig sabihin, nag-engage. Ibig sabihin, syempre, umaattend, nakikipag-usap. Ha, hindi pwede yung umattend ka dyan, wala ka dyan. Dito lang ako, dito lang. Ha? Umattend lang ako, gusto mo pa ako makipag-usap. Diba? Oo, ganun na active, kasi yung buhay eh. Diba? Eh, yung andyan, pwede kong patayuin dyan yung patay eh. Yung skeleton dyan, diba? Active ba yun? Andyan siya, umaten siya. Kasi hindi. Hindi siya lang pag-uusap. So, another thing is, syempre, hindi nga, hindi patay-patay. Ibig sabihin, buhay, active, naglilingkod, nag-iisip, nakikinig. And then, pinaprocess, information, and then, gagawin niya yun. Again, hindi naman tayo pare-pareho ng ano, lahat. Anong Friday nga, di ba? Yung ating testimony. Yung iba, kailangan pang pilitin eh. Kailangan pang, hindi ka nag-testimony, hindi ka kakain. O, sige naman, hindi ako kakain eh. Salamat sa Panginoon. Marina po. Yan ay, mag-develop din kayo. Amen? Yan ang panalangin namin. So, kaya naman may preaching tayo ganito. Okay, number one. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may... Again, yung Romans po, ayan na to, medyo intellectual, tsaka medyo, ano to, doctrine talaga to, solid. So, pero na, may makukuha tayo dito ng practical application. So, ang tanong ngayon ni Paul, after discuss, paano tayo maligtas, lahat tayo makasalanan, and then wala tayong magagawa,
O, paano yan? O, ngayon, naligtas tayo sa pananampalataya. Ay, salamat, tinanggap ko na ni Galo, naligtas na ako. Ang next doon, ito na. Yung tao nag-iisip ngayon, kaya tayo pag nag-solve yun, inuunahan din natin yan. O, so, ligtas ka na. O, tawang-tawa yun. Totoo naman talaga yun. Pero isa sa mga may isip niyan, oh, tapos na pala, gagawa na ang kalokohan. Unahan mo na agad. Kung anak ka na ng Diyos, sigurado ka sa langit, anong gagawin mo? Shall we continue in sin? Alam agad nila kasi revive na revive yan, talaga naligtas. Hindi. Pero ang kailangan nyo ito sa mga matagal ng Kristiyano, kasi baka ganun nga iniisip. Amen? Ligtas na daw ako, totoo naman. Eh, anong gagawin ko? Kasi yung sa Romans 5, ang biyaya ng Diyos, nandiyan naman eh. Kaya sabi niya, sige, pag nagkasala naman ako, yung biyaya naman ng Diyos, nandiyan eh. Kaya ginagawa yun sa mga ibang churches, puro ganun. Kaya ngayon, na-encourage ngayon, magkasala yung tao kasi, ganun. Parang naging excuse na nila. So kaya sabi niya, God forbid, hindi. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein? Kung patay ka na nga sa kasalanan, paano mabuhay ka pa doon? So, ang point ko lang dito, number one, paano tayo magiging active and lively Christian, buhay at naglilingkod? Number one, anong ginawa ni Paul doon? Inunahan niya, di ba? Nag-iisip ko ba ng tama? Tama ba yan? Naligtas ka ngayon. At totoong may grace, at talagang aapaw yan. Pero ang tanong, aabusuhin mo ba yan? Okay, ang number one natin, yung mga active na Kristiyano at mabuhay, hindi papatay-patay, number one, engage in the right and relevant issues of life. Hindi kayo nagtatanong ng mali. Niligtas ka na nga. Ang daming biyaya ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Ah, sige, asaray natin ng Diyos ngayon. Ha? Ngayon, yung mga bata, katulad nito. Kasi alam niya, hindi naman siya gugulpin eh. Tapos ito nga, yung mga anak ko din naman. Alam niya yung pagkain, ang hirang kumain minsan ni Peter at ni Aiden. Eh, nagutom sa swimming. Ayun, kain ng kain si Aiden. Oh. Ganun pala dapat eh. Pag andito po yung hirap pakainin, eh, hindi naman ako gugulpin, hindi naman kapaluin eh. Diba, Aiden? Umayos ka nga dito po. Tuloy na, banggit tuloy kita eh. Umayos ka. Yung mga bata dito. Dito. Bakit yung mga bata minsan okay lang sa kanya? Kasi ang iniisip nila, tatay ko yan, mahal ako niya, hindi naman ako gulpe niya. Kung paluin ako, konting iyak, tama na. Alam nyo, ganyan yung mga hindi pa mature na Kristiyano. Salim na ito yung maganda, tinuturo sa'yo. Gusto mo yung, ito yung dito, pag bumagsak ka pa dito, gulpe ka na. Gusto nila, dito lang sila. Salim na ito, doon nila yon. Yung gusto talaga ng Diyos. Kaya, point number one, engage in the right relevant issues of life. Sabi, huwag ka na magtanong ng mali. Okay, ang short ano ko dito is, ask the right questions, answer the right questions correctly. Kasi itong ginagawa nito, mali yung tanong mo eh. Inunahan lang ni Paul, kasi nga, ba't nga inuunahan? Kasi alam niya, may mga tao gano'n, makulit ang utak, mali ang iniisip, mali ang tinatanong, mali ang engagement. Kaya another point dito, sub-point, appropriate accordingly. Amen? Kasi dito po sa verses, ito sa 3. Okay, sabi dito, know ye not that so many of us are were baptized in Jesus Christ, were baptized into his death. Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we should walk in newness of life. Okay, kung tayo ay binuhay muli sa mga patay, nire-relate tayo doon, ha? Buhay pa tayo ngayon. Pero ang pinag-usapan natin ngayon, yung kaligtasan nga, binuhay tayo, kasi sigurado tayo sa langit eh. Tapos na medyo pinicture pa yung baptism. Yung baptism, nilubog ka na doon, binuhay ka na. Kaya sinasabi natin, pag binaptize tayo, di ba, naalala nyo ba yun? Binaptize natin si Banang kahapon, nung isang araw. Sabi doon, dito rin kinuha yun sa Romans 6 eh, sabi doon, buried by baptism in the likeness of his death, raised up in the likeness of his resurrection, and walk in newness of life. Yan ang sinasabi natin pag tayo nagbabaptize. Kasi ibig sabihin, salamat, ligtas ka na, pero ngayon magbabaptize ka, talagang ordination kasi yan eh. Plinano mo yan, meron kang pambasa, meron kang pangpalit. Ngayon, kung binaptize ka, ikaw hinahalin tulad sa nangyari sa Panginoon, namatay ng buhay magmuli.
So, anong dapat mong gawin after that na? Eh, lumakad ka na ng maayos at sabi dyan, newness of life. Life na that is in Christ Jesus. Hindi na yung dati kang ganun, ganun ka pa rin. Parang walang pinagkaiba. Amen? Kaya nga sa panahon natin ngayon, medyo nagka-overrated yung baptism yan. Okay lang din kasi nga, importante yan eh. Hindi yung mapapaptize ka lang, mapapaptize naman ako sa iba. Hindi ganun. Okay, so number one, engage in the right relevant issues of life. Huwag kang magtanong ng mali. At pag may tinanong sa yung tamang question, ibang mga question po, hindi natin lahat patulan eh, kasi mali nga eh. Kaya yung tama, talagang okay, legitimate question yan, gagaling sa bagong Kristiyano. Sige, sagutin natin ng tama din. Yun ang ginawa din na yung state ni Paul. And then, yeah, ito nga example yung water spiritual baptism. Alam nyo na yan? So, lagi tayo dyan, ha? Kasi iba, nalilito. Ano ba nagliligtas? Ba nagliligtas ba yung baptismo? Magde-debate na po yun. Ang dami, nakapagligtas yan dito. Sabi ito, sabi hindi ito, nagliligtas eh. Sandali, sandali lang, ha? Dali. Pag-usapan muna natin ang pinag-usapan natin ngayon. Diba, ganyan tayo eh. Water baptism ba yan? As in yung physical o yung spiritual baptism? Mamili ka muna na pag-usapan natin una. At syempre, mas importante yung spiritual. So, yun muna pag-usapan natin. Kaya ako din mag-engage sa mga yan. Hindi ako yung magsaya ng oras. Ngayon, kung may gusto talaga maligtas yan, maturuan, matuto, okay, mag-usap mo tayo. Ligtas ka ba? Kasi kung hindi ka ligtas, hindi ako may pag-usap sa'yo ng deep spiritual truth sa Bible. Anong sense? Wala. Hindi mo maintindihan yan. So, ganun po yung example lang natin, appropriate accordingly. Huwag kang kalat-kalat yung utak mo. Kung active ka, kung buhay ka, di ba? Kaya pansin nyo yung mga antok-antok. Ito si Yesha, matalino naman to. Bakit niya sinabing ganun? Kasi inaantok siya eh. Di ba? Ganun yun eh. Ganun yun. So, again, ang ibig sabihin, lively, ano, hindi lang basta buhay, dapat ganang-ganan, ginaganahan. Okay, yan ang tema ngayon. Next! Dito tayo, upunta kay Rain. Hindi, diyan ka lang. So, lahat sa inyo to. Sa verse 5, paibasa, ready, go. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. So, again, resurrection yung topic, pero practical application. Kung tayo daw ay planted together, ano daw tayo dapat? Ano yung kinukumpara tayo sa isang? Ano yung pinaplant? Ano yung pinaplant? Ano yung plant? Verb. Ano yung verb na plant? Tinatanim. Anong tinatanim? E di plant din. Okay. So, may pinukumpara tayo sa isang plant na planted. Ibig sabihin, so, okay, kung medyo nagpa-plant kayo, hindi naman masyado mahirap. Pero sa mga dati tandaan, di ba siyempre, ipa-plant niya sa maayos na lalagyan, may maayos na nutrients, siyempre may lupa, kung pang lupa yan, ha? Except natin yung panghangin. So, ang gagawin dyan, siyempre, merong tubig. Una nga, may ugat. Depende nga eh. Paano kung nagtatanim? So, pag tinutulungan mo yung halaman po, kung magtatanim ka from seedling mo tawag dyan, cutting sa tawag nila, uputulin mo to, papaugatan mo muna yan bago mo yan itanim sa lupa. Lalagay mo sa tubig, so alagaan, hindi nyo masyado papaarawan muna. Kasi mahirap eh. So, pag nag-ugat-ugat na siya, lumalakas na yan, lumalakas. Bandang huli, pag kaya niya nang tumubo sa lupa, ilalagay mo sa lupa, lalagay mo sa maayos na lupa, yung akma sa kanya, depende sa iba-ibang halaman, lalagay mo lupa, lalagay mo ng patabang kung anong kailangan niya, lalagay mo sa kung saan siya dapat, yung partly shady, ganyan-ganyan yung mga halaman na yan eh. And then, didiligan mo. Kung kailangan niya ng pataba, lagay mo pataba. So, anong gusto ko sabihin dito? Point number two, yung mga active, yung mga hindi pa patay-patay ng Kristiyano, anong gagawin mo? Katulad ng halaman, nabanggit natin ano yung mga kailangan nila, binigay na eh. Lupa, tubig, prinipel mo yun, bago, di ba? Bago mo ilagay sa lupa, pinaghandaan mo, pinaugat mo, araw, andyan. So yung mga Kristiyano ngayon, kung gusto nyo mag-i-active, ba't talagang active kayo? Gamitin nyo lahat ng meron kayo. Amen? Kaya having and using all necessary resources to thrive. Ganyan yung mga active. Hindi yung papatay-patay. Oh anak, kumain ka na. Nag-isipan ko. May pagkain na nga para sa'yo, para hindi ka papatay-patay. Gising na, huy, gising. Oh, maligo, kung anong kailangan. Kumain. Eh, iba, yung mga Kristiyano, mayroon tayong soul winning, mamaya na yung soul winning, mayroon tayong seminar, mayroon tayong service, 3 times a week.
Kailangan mo yun as a Christian para matuto. Absent muna ako. Sayang! Sayang na magamit mo yung resources na yun. Knowledge, fellowship. Mamaya, punta tayo sa fellowship. Punta muna sa mga basic. Lupa, ano yan? Bible. Ano ba kailangan nyo? Instruction. Ito nga, napakaganda na ng kahit bahay lang to. May aircon pa. Maayos yung upuan nyo. Hindi ganun kasikip. Man, meron pang ganito. Ang meron ng ganyan, may ganito pa. Hindi ka rin ba kung nagbabasa kayo, meron yung Bible. Maayos ang lighting natin. Maayos ang sound system. Maayos yung utak na nag-preach. Amen? Amen. Bakit disagree? De. Ganun po yan kung ikaw gusto mong buhay na buhay, yung halaman daw po, pag talagang, yun nga, sa halala, sabi, maganda raw lupa doon. Diba? Tama lang yung ano. Ang ganda ng puno dyan. Pag namunga yan, tuloy-tuloy na. So, ganun tayo mga Kristiyano ngayon na tayo yung mga halaman. Maulit-ulit po yan. Psalms 1, di ba? Ang tawag doon? Psalms 1. Initial be likened unto a tree planted by the rivers of water. Ang ganda ng location ito. Andiyan na yung tubig. Hindi naman tubig na to. Hindi nang baha. Pero by the tree. Ano yung by? Nasa tabi. Amen? Amen. So, tayo ngayon, mga Baptist pa tayo. Hindi lang tayo Baptist. Fundamental pa, King James pa, soul winning pa, saan ka pa? Para pag umayaw ka na, may problema sa'yo. Pag tinatamad ka sa preaching, maganda, maayos. Ay, nakabusit ako, isang may YouTube din tayo. Oh, saan ka pa? Nakalimut, na-miss ko eh, na-miss ko yung ano. Nanood ka ba din ng Thursday? Nanood ka din ng Thursday? Okay. Ano ba yan? Wala ka ng ano. Ganun ang ginagawa natin para sa'yo. Parang again, yung mga anak natin, pinapakain, tinuturuan. Paglaki nun sana, maayos na mamayan. Hindi yung ano, balik-balik sa kulungan. Amen? Okay, number one, engage in the right and relevant issues of life. Number two, meron ka ng resources, gamitin mo na at meron siya. So ngayon, pwede natin i-relate to sa mga tinutulungan natin. Sabi natin, naiintindihan natin, ito kasi, itong tatay kasi ito, ganyan eh. Dinanay nito, ganyan, nakatino to sa ganyan eh. So i-feed natin sila, tulungan natin sila magkaroon ng ganong resources na meron din tayo. Amen? Ngayon, sa pag-aaral salita natin, kaya nga dinadala natin dito, dinadala dito. Pwede tayo mag-Bible study, yung iba ganyan yung style eh. Ginagawa, pinupunta sa bahay, doon mag-Bible study. Una, medyo mahirap yun para sa sarili. Mahirap yun sa inyo, sa sarili mo. Mas maganda dito na tayo. Amen? Amen. Kung may naisip pa ba kayong kulang dito? Sige nga. Ako, wala akong maisip eh. Sa biyaya ng Panginoon, amen, na binibigyan tayo ng ganyan. Sana, may gala din kayo, may gala time. Ano pa? Wala na. Anyway, hindi ako nagpapaano. Iba sa pinapamukha. Hindi naman, parang ganun. Sakto lang. Next! Ano pang kailangan? Nabanggit din dyan. The same verse, sabi dyan, hindi lang tayo planted. Tayo ay planted together. So alam niyo yung mga halaman, kaya ito, nag-inaalog yung halaman po eh. Ang maganda daw dyan sa mga gagawin mo, magkakahalo-halo yung mga iba't ibang klase ng halaman. Yan sabi nila. Kasi yung mga properties ng isang halaman, ibang halaman, di ganong agandang halaman, pero may mga properties siya, lumalaban siya sa mga insekto. Nilalayo ano yung insekto. Eh nilagay mo dito sa matibay, ito yung maganda. Okay, ito naman, mga bulaklak. Ito yung kaso, ano, tampulan ng ano, insekto, kunwari, mga peste. Ito, tinabi mo yung matibay sa peste at yung amoy lang niya, umaalis na yung peste. Ano mangyayari sa kanila? Magtutulungan sila, amen? Amen. Kaya ganun din tayo dapat, amen? Ito, di tayo namimili. Ano mang gusto rin maging mga member dyan? Ay, may yaman, doon tayo lagi. Dahil sa mga yaman, kausapin natin yung kausapin, magpapapi tayo doon. Ano, pastor, marang... Para lang pumunta sa church, parang gano'n, gagawin lahat. Sabi, piliin natin pa lang, sa onset pa lang, kung sino yung gusto natin ngayon. Ngayon, hindi yun ang paraan ng Diyos. So, ang Panginoon, madalas nga, nag-umpis sa mga mahirap talaga eh. Kasi nga, yun ang malapit sa Diyos eh. Yung matawag sa Diyos, mga mahirap, madalas ay hindi. Malapit sa Diyos, di katulad ng mayaman. So, what we do, ano? Ayan, soul winning lang, invite sa church. Pag nasa church na, ito na yung problema, di ba? Nag-label na ngayon yung syempre yung mga soul winner, tsaka yung pastor, tsaka yung nag-support sa pastor. Ngayon, nandyan na kayo ngayon, no? Paano yan? Anong gagawin nyo?
And number three, hindi lang tayo na-planted, we are planted together. So, anong dapat nyo nang gawin? Kayo na, nasa inyo na yung bola ngayon. Nilagay na kayo dyan. Sabi ko lagi sa inyo, ito, mabait itong mga to, hindi tayo haluan ng bakla dito, tsaka kung sila ulo dito. Nandiyan na kayo ngayon. Oh. Anong gagawin nyo na lang? Anong gagawin nyo na lang? Matiwala na kayo sa Panginoon na tayo, binil tayo ng church. Kung ano yung, kung sino yung katabi nyo, tingnan nyo yung katabi nyo. Tingnan nyo. Sabi mo, hello. Matino ka ba? Ganun po yan. Hindi naman ina-allow dito. Malamang sa hindi, matino. Yan. Kung hindi masyado, ngayon, ano mo siya? Tulungan mo siya kung ikaw yung matino sa palagay mo. Amen? Amen. We have planted together. Kaya number three, active in church fellowship. Ganun lang kasimple. Kung active ka, kung ikaw yung nasa, tinutukoy sa Romans 6 na buhay sa Panginoon, bukod sa engage ka sa right, relevant issues in life, at ginagamit mo yung, yan, yung lupa, yan, gamitin mo, sige, sabi nga sa inyo, yung mga dito, so, pero ng ganyan, ganyan, amen? At sabi nga sa inyo, pati internet, sige, gusto mo, gamitin mo. Wala internet, pumunta ka dito, huwag ka lang mag-iingay. Gamitin mo yung CL, siyempre, alam ba, huwag mo yung aircon. Mag-isa ka lang. Kasi pag malamig dito, pag isa, dalawa lang kayo. Ano pa, gamitin mo yan, ano, basta, pwede mong pahiram ng ukulele, presentation ko sa school, eh, mas matuwa na ako kaysa naman umawit mag-TikTok ka dun. Diba? Matuwa na ako, sige, ingatan mo lang yung kilele. Amen? Ang nga pa sa'yo, galing ha, ganun pala yung kilele. Tapos ang kinanta mo, scripture song, amen? Amen! Yun nga, gamitin mo lahat ng resources. Yan, si pastor, tawagan mo, text mo, pastor, ano yung sabihin ng ano? Ganyan. Ayan. Mamayan, yan. Kayo-kayo na mismo, ibig sabihin, tinanim tayo, magkakasama tayo, tayo-tayo na mismo magtutulungan. Amen? So, gamitin mo din yun. Ibig sabihin, take advantage mo yun, ibinigay naman sa atin ng Panginoon yan, kausapin mo. May iba dyan, kaya kahit solwini kayo, tinatanong kayo, ano may matao, kasi ibang bagay, hindi ko alam. Kahit may mapa dyan, hindi ko alam kung ano yan eh. Kaya tinatanong kayo, bandang uli, dun tayo bibigyan ng success ng Panginoon. Amen? Amen? Amen. Together. Sabihin nyo nga, together. Together. Ayan. Sabihin nyo yung sarili nyo kung kayo gusto nyo mag-isa lagi. Amen? Amen. Eh, pastor, may mga halaman ako, alam mo, gusto mag-isa eh. Ano yun? Nawa po. Eh, malaki na yun eh. Pero bago lumaki yung inalagaan nyo. Ngayon, minsan yung nature kasi inaalagaan yung ibang halaman eh. Huwag mo igaya yung sarili mo. Sabi nga sa'yo, kung may resources dyan, mas matindi. Ang, alam nyo ba na matindi ang, pagsubok sa Kristiyano? Kung hindi mo na nasa ngayon yan, later. So kaya itanim mo na yung sarili mo sa maayos na church, o nasa maayos ka ng church, makipag-fellowship ka na, amen? Kaibiganin mo, kailangan mo yan. Kung sabihin, wala akong pakialam dyan, makikinig lang ako dito, uwi na ako, natutunan ako salita ng Diyos. Ganun may mga bagay kasi hindi mo matututunan sa ganito lang. Kaya in-emphasize natin yan, kaibiganin mo yan. May marami kang makukuha dyan, mautunan, kailangan mo din. Hindi ko kailangan kaibigan, loner nga ako. Pastor, sabi mo dati, loner ka eh. Eh, disadvantage ko yun, kung natutunan ko ng maaga, tsaka may friends ako, hindi ko, ninawin ko lang. Meron naman, salamat sa Panginoon. Hindi perfect, wala namang perfect eh. Kayo, better kayo kung nasa church kayo, amen? Kasi automatic na, yung mga ligtas yan, tapos, yun yung maiging kaibigan mo. So, advantage ka. Next, second to the last. Alang minista po ako. Pambihiras. Sige, pabuti na po natin ito ng hapon. Nakailan ba sa inyo? Kulangan pa ako. Actually, isang sa 5, napakahaba nito. 4 and 5. Ayan, dito pa lang tayo, 6 eh, verse 6. Eh, 18 yan, 23. Okay, sige, kain na tayo at ako'y gutom na rin. Sana, happy Resurrection Sunday, amen? Amen! So, habang pinupuri ang atin ng Panginoon at ng buong mundo, kunwari iba, totoo naman, amen? So, imagine natin, napaka-glorious itong araw na to. Amen. Gustong i-eclipse actually ng ibang religion. Alam mo yan?
Sa amin kasi multi-level to, like multi-nationality kami. Doon ko lang nalalaman. Pag binati yun, syempre, hindi naman Kristiyano lahat doon. Iba doon, Hindu, iba, Hudyo. Kaya pag binati yun, sari-sari. Pag Pasko, ganun din. So, meron mga ano yan, may mga sinasakop nila kasi nga, para, alam mo na, hindi masyadong maitaas ang Panginoon. Ganyan yan eh. So, kung meron kayong resurrection, meron din kaming nakalimutan kung ano sa kami. Di walang pakialam. Pero meron din silang mga ano, sa Hudyo, of course, yung ano, Passover. Pero alam ko din na sila, binibida ngayon masyado yan. Yung Hindu, meron din eh. Anyway, salamat sa Panginoon, siya'y nabuhay magmuli. Yung application nun, gawin natin. Hindi yung hanggang pista-pista lang tayo. Practical application ay importante. Amen? Kamayang hapon, tuloy natin. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again. Na again, kayo po'y napaka mga Panginoon sa lahat. Hindi po natapos doon ang inyong kapangyarihan ay pinakita nyo. Later, pangako nyo rin naman. Kami bubuhay nyo muli. Pero in the meantime, Panginoon, dito kami sa sanlibutan. Kayo po'y naglilingkod sa inyo. Nawa ay magawa namin to in such a way na makakaplease sa inyo. Kayo malulugod, maayos, at may patutunguhan ng aming efforts, Panginoon. Aming labor. So I pray na matutunan namin to, Lord, kung paano kami sa isang buhay na buhay, hindi pa patay-patay ng mga anak nyo. At anong ibig sabihin nito, Lord? So kayo pong mag-gabay sa may alit sa mga hapon. Soul winning mamaya, nagagawin namin na ay bigyan nyo kami ng favor, Panginoon. Maayos na weather, huwag na pong umulan or masyado mainit. Marami po rin ma-witnessan doon. Nasira, Panginoon, magliligtas po kayo marami. Ingatan nyo na po kami, makabalik dito ng maayos, maaga. At handa na naman mag-aaral ng salita, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayong walbas ng aming kakainin, wala sila sa nagenda. At yung ganitong klaseng fellowship, Panginoon, na ma-enjoy namin at mag-participate kami. Kami po ay hindi nag-iisa, nung mahirap mag-isa. But I pray na maging maayos ang aming samahan. Dahil kayo po ay mag-asama-sama dito hanggat kami kunin niyo, Panginoon. So, better na kami po'y maging karapat-dapat sa bawat isa din. Maglingkod sa bawat isa, kasama ng bawat isa. Alam po na kayo malalati. In Jesus' name we pray.